Buhay na buhay pa rin ang larong Pinoy at paghahanda ng iba't ibang pagkain tuwing fiesta sa mga barangay. Samantala, ang paghahanda tuwing pista at pagpapakita ng debosyon sa mga patron na mana ng mga Pinoy sa mga Kastila ayon sa isang history professor. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Bandirita sa kalsada, iba't ibang laro ang paninda gaya ng lobo, sisiw at palabunutan. Senyales yan na fiestahan na naman. Pero bukod dyan, mayroon ding habulan ng baboy. Palo Cebo. Pagsayaw ng mga majorette sa saliw ng mga musiko at syempre pa, ang mga handang pagkain. Iba't ibang putahe ang nakahain. Mapakarning manok, baboy at syempre, seafood. Ang mga kaganapang ito at pagkaing handa, pinagplanuhan daw talaga ni Miles para sa kapistahan ng barangay. Para magsama-sama tayo maging masaya uli ang ating piyesta, open on to sa lahat yung piyestang ito. Kaya ito'y pinaghandaan talaga. Apat na araw na nag-ano ang ating piyesta. Kahit man puyat, pagod, pero sulit naman. Kaya ang mamimiestang si Aling Agnes na mula pa umano sa Bukirin ng Barangay Santo Domingo sa Batangas City, dumayo pa sa Barangay Santa Rita para mamiesta. Paraan niya raw ito para kahit papaano, maalis ang stress at maging masaya. Kasi po, kahit po dito, nararanasan ko po yung maging masaya. At nakikita ko po yung pakisama ng bawat isa. Masaya po ako na pag namiyemesta ako. Talagang tago sa puso po ang kasayahan ko. Hindi naman po ang hinahabol ay maging mabusog ang katawan. Yung maging masaya nga po. Ayon sa isang history professor, ang mga kapistahan at paghahanda sa fiesta, impluwensya sa mga Pilipino nang nooy nanakop ng mga Kastila. Yung fiesta, commemoration, celebration ng patron saint, pag nagse-celebrate tayo, talagang automatic. May pagkain yan, may kasiyahan, kaya meron talagang mga nakahandang putahe, mga palaro, para kumbaga para sa mga tao, sa pag-alaala dun sa santo. Tayo mga Pilipino, talaga naman tayo naturally religious. So, gaya ng paniniwala natin sa mga anito, nag-aalay din tayo ng mga pagkain noon at tapos may mga kasiyahan. Fiestahan din ang target ng mga nagbebenta ng laruan at lobo gaya ni Mang Jun na mula pa sa Bayan ng Rosario para sa mga kapistahan sa lungsod ng Batangas. Mas malakas daw kasi ang bentahan sa ganitong panahon. Kasi po, ang harap po lang namin handak buhay. May isa po'y mahirap, may isa po'y may kita, may isa po'y wala. Magarbo man o simple lang, ang mahalaga raw para sa ilan ay ang kasiyahan at debosyong ipinapakita na hindi mababayaran tuwing may fiestahan. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.